Filtration. Ito ang pinakaimportanteng bagay na dapat nating intindihin kapag nag-aalaga tayo ng mga isda. From the word filter, dapat natin i-filter out yung mga bagay na dapat natin i-filter para malinis yung tubig natin. Gaya ng mga poops, uneaten foods, or anything na decomposing na nasa tubig ng ating isda. Kaya lagi nating gina-justify na malinis ang ating tubig kasi wala tayong nakikitang poops at malinis yung aquarium natin. Pero hindi lang yan dapat ang pinifilter natin. And the most important thing na dapat natin i-filter is ang iyong ammonia. Ano nga ba ang ammonia? Ang ammonia ay galing sa mga gills ng ating mga isda na binibreathe out nila at in-excrete ng gills nila. And also comes from their poops and uneaten foods. That's where ammonia comes from. So there are few filtration system na makikita nyo sa market. There's a top filter, there's a trickle filter, meron ding sump, top sump or bottom sump, meron ding canister filter, at may mga internal filter din kagaya ng mga biofoam. And meron ding mga K1 filters. Kahit anong filtration system ang gagamitin nyo, pag hindi nyo naintindihan yung role ng bacteria sa inyong filtration, ay hindi nyo rin malalaman kung gaano ba yung requirements na filtration ang inyong mga isda. So we got a lot of questions about it. Bakit daw nagtatamlay yung mga isda nila, hindi kumakain, or lagi na lang nasa bottom ng kanilang tank, or namumula na yung mga isda nila? Dahil ito sa ammonia. This is the reason why we need to eliminate ammonia talaga sa ating mga tanks. So how can we eliminate ammonia? Well, simply lang, through good bacteria. So we need good bacteria na kumakain ng ammonia and nagko-convert ito to nitrite and then nitrite to nitrate. So in our filtration system, we have a mechanical filter which filter out the solids and we also have the biofilter which filter out the ammonia. So the more ammonia your tank produces, the more din na kailangan nyong damihan ang inyong mga good bacteria. So what we use in our biofilter are biomedias. Biomedias such as pumice, lava rocks, mackerels, and anything na pwede pamahayan ng ating mga good bacteria. Now the next question you'll be asking, what is the best biomedia? So you have to understand na ang space ninyo sa inyong filtration ay dapat niyong sulitin. Kapag nilagyan niyo yan ng malaking bato, there are spaces sa solid part ng bato na hindi nagagamit kasi it's just consuming space on your filter. So the best filter medias ay yung mga porous medias such as mackerel kasi even it's consuming space, it has small spaces inside of it na pwedeng pamahayan ng mga bacteria. Dapat nyo lang isipin na every space sa inyong filter ay magagamit as housing ng mga bacteria. So, itatanong nyo na naman, gaano kadami bang biomedias ang gagamitin nyo? So, if you want numbers, I don't know if tama to, but they said na you need 2 liters of biomedia in every 10 gallons of water. So, para sa akin, there's no overdose ng bacteria. Para sa akin, the more, the better pa din. So in the filtration system, all you need to do is to take care of your bacteria so it will take care of your water and your water will take care of your fish. So just imagine guys that if you have a filtration system that you don't need to do water changes anymore. Yun ang pinaka-best na filtration system.